Ano ang iniwan sa loob ng katawan ng isang dalaga matapos siyang tsirbahin ng isang dayuhan? Bakit kaya iniwan sa loob ng katawan niya ang bagay na iyon? Ito ba ang dahilan ng matinding sakit na kanyang naramdaman? Dunin ba ang dahilan ng kanyang kamatayan? Nabayaran nga ba ng dayuhan ang katahimikan ng pamilya niya? Kilalanin natin si Rosario Baluyot. Tara, almin natin sa history. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Rosario Baluyot ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Maynila. Bunso siya sa 8 magkakapatid. 12 ng Enero 1982 ay namatay ang ina nila Rosario na si Anita Burgos, at mula noong araw na iyon ay iniwan na sila ng kanilang ama na si Policarpio Baluyot sa pangangalaga ng kanilang lola sa ina na si Maria Burgos Turla. Isang araw ay lumaya si Rosario mula sa poder ng kanyang lola dahil sa diumuno ito ay mapang-abuso. Nagpalaboy-laboy siya sa may lansangan ng US Naval Base sa Subic Bay at sa Olongapo City, ang binansagang Sin City ng Pilipinas. Dahil sa talamak dito ang mga nightclub at bar kung saan makakapag-table ka ng mga babae at higit pa. Kadalasan sa mga parokyano nito ay mga banyaga, kasama na ang mga nagtatrabahong Amerikano sa US Naval Base sa may Subic Bay. Saka wala ng iba pang pagpipilian gaya ng iba pang mga batang kalye. Nang magsimula silang magtrabaho sa mga club, ay nagsimula na rin si Rosario na magtrabaho sa mga nightclub upang may makain at maipambili ng pang-araw-araw niyang pangangailangan. 10 ng Oktubre 1986, sa mga grupo ng kabataang lansangan na naglalaboy-laboy sa kalsada ay napiling lapitan ng isang dayuhan ang magkaibigan na sina Rosario at Jesse Ramirez alias Egan upang alokin ng isang gabing trabaho kapalit ng pera. Agad na pumayag ang dalawa at dinala sila ng dayuhan sa MGM Hotel sa may Magsaysay Drive. Gabi, kasama ang dayuhan. Bandang hating gabi, pagdating sa loob ng kwarto ng hotel, ay agad silang inutusan ng dayuhan na maligo. Una nang naligo si Jesse at pagkatapos niya, ay sumunod namang naligo si Rosario. Habang naghihintay matapos si Rosario, ay nakita ni Jesse na naglabas ang dayuhan ng mga larawan ng batang lalaki na nakabihis ng maayos. Kanya itong inilapag sa mesa. Sumunod ay naglabas ang dayuhan ng tatlong bagay na sa pananaw ni Jesse bilang isang bata ay mga mukhang Vicks inhaler. Ito ay isang vibrator na karaniwang ginagamit ng mga nasa hustong gulang na. Habang hinihintay nilang matapos maligo si Rosario, ay tinawag siya ng dayuhan at pinahiga sa kama. At tinabihan siya nito at sinimulang hawakan. Nang matapos na sa pagligo si Rosario, ay inutusan siya ng dayuhan na tanggalin ang kanyang kasuhan at tabihan sila sa kama. Dito daw ay pumosisyon sa gitna nila ang dayuhan at sinimulang hawakan sa ng tiyan si Rosario. Nabaling ang atensyon ng dayuhan kay Rosario habang si Jesse naman ay nakakaramdam na ng antok. Ngunit bago siya tuluyang makatulog ay hinawakan daw ni Rosario ang kanyang kamay upang tawagin ang kanyang atensyon. At nakita niyang nasa ibaba na ang dayuhan at tila may ipinapasok sa loob ni Rosario. Ngunit dahil inaantok siya ay hindi na niya ito inintindiba at natulog na siya. Kinabukasan ay biniyaran ng dayuhan si Jesse ng 200 pesos o nasa 1,500 pesos sa pera natin ngayon. At si Rosario naman ay binayaran ng 300 pesos o nasa 2,300 pesos sa pera natin ngayon. Matapos silang bayaran ng dayuhan ay iniwan na sila nito sa hotel. Pagbaba ng dalawa sa lobby ng hotel ay sinabi ni Rosario kay Jesse na may iniwan ang dayuhan sa loob niya. Ngunit hindi nila pareho alam ang gagawin dahil wala na ito. Hindi din sila nakapag-report sa mga polis at wala silang maisip na sabihan ng nangyari, kaya't umalis na lamang sila. Kinabukasan nang magkita si Jesse at Rosario ay tinanong nito kung natanggal na ba ang bagay at sinagot naman siya ng oo. Ngunit pagdating ng gabi noong ding araw na iyon ay nakita niyang muli si Rosario at nagreklamo ito sa kanya na masakit ang kanyang puson. Ngunit nang tanongin ni Jesse kung natanggal ba talaga ang bagay ay inamin ni Rosario na hindi pa. Ang huling pagkakataon na nagkita si Jesse at Rosario ay namimilipit ito sa sakit. Ngunit nang subukan niya itong kausapin ay pinagsisigawan lamang siya nito. Matapos ito ay hindi na silang muli nagkita pa dahil kinuha na si Jesse upang itira sa bahay nito sa Barrio Barreto
kompleto upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pagkaka-ospital hanggang pagdating ng 14 ng Mayo 19 habang namamasura si Gaspar Alcantara sa may Lot 21 malapit sa gate ng US Naval Base ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa harap ng isang bakery na tinatawag na Happy Bake Shop. Malapit sa Lot 21, nakita niya ang isang batang babae na nakahandusay at walang malay sa sahig. Duguan ang palda nito at naglalabas ng mabahong amoy. Naawa siya sa bata dahil nakatingin lamang ang mga tao dito at walang ni isa ang tumutulong sa kanya. Kaya siya na mismo ang tumawag ng isang jeepney at agad nilang dinala ang batang babae sa emergency room ng Olongapo City General Hospital. Si Gaspar ang nag-fill up ng form ukol sa detalye ng batang babae na dinala niya sa ospital nang walang malay. Gaya ng pangalan nito, edad at address. Ito ay si Rosario Baluyot na mula sa Nagbaculao Lower Calaclan, Olongapo City. Sa unang tatlong araw ng pagkaka-confine ni Rosario sa Olongapo General Hospital ay walang nag-aasikaso o dumadalaw sa kanya. Napansin naman ito ng tatlong Good Samaritan mula sa isang misyonaryo na nagsasagawa ng kanilang mission sa hospital. Ito ay sina Jessica Herrera, Faye Israel, at Sister Eva Palencia. Si Faye Israel ang nag-interview kay Rosario Baluyot, bagamat hindi sinasagot ng bata kung saan siya nakatira at kung sino ang kanyang mga kaanak, ay sinagot naman nito ang kanyang pangalan at edad. Nang malaman nilang 12 taong gulang lamang si Rosario, ay nagdesisyon silang tulungan ito. Importante ang edad ni Rosario sa kanilang programa na nagbibigay ng assistance sa mga mahihirap na pasyente mula sa bagong silang hanggang sa 13 taong gulang. Sinagot ng kanilang grupo ang mga gastusin ni Rosario mula sa gamot hanggang sa operasyon na kinakailangan nito. Sa unang araw ng pagkaka-confine ni Rosario ay nagpresenta siya ng sintomas ng pagtatae at pagsusuka. Kaya ang unang naging diagnosis niya ay gastroenteritis. Ito ay iritasyon at pamamaga ng stomach at bituka dahil sa impeksyon. Kadalasan itong napapagaling ng gamutan at hydration. 17 ng Mayo, muling in-examine si Rosario ng mga doktor dahil sa pagbabago ng kanyang mga sintomas. Mas lumaki ang kanyang tiyan, namintog ito at masakit kapag nahahawakan. Nilalagnat na din siya at hindi na makapagsalita ng ayos. Kaya't napalitan din ang diagnosis ni Rosario bilang peritonitis, isang pamamaga ng peritoneum o tissue na lumilinya sa loob ng iyong abdomen. Maaaring dulot ito ng impeksyon na mula sa mga nagli-leak na fluid mula sa organ sa loob ng abdomen gaya ng butas sa bituka o nabutas na appendix. Maaari din itong dumaloy sa bloodstream ng isang tao na siyang magdudulot ng impeksyon sa dugo na mapanganib sa buhay. Nagsagawa din ng mga panibagong test ang mga doktor at dito nila nakita na mayroong isang bagay na nakabara sa loob ng pribadong bahagi ni Rosario. Naglabas na din siya ng madugo at mabahong discharge mula dito. Agad sinubukan ni Dr. Val Barcinal, isang OB-GYN, na tanggalin ang bagay gamit ang forceps. Ngunit sa ilang beses niyang pagsubok na tanggalin ito ay nabigo pa rin siya dahil nalubog na ito at nababalutan na ng laman. Agad nila itong in-schedule para sa operasyon noong araw din na iyon. Ngunit na-reschedule ito dahil hindi sila nakakuha ng consent sa hospital director na si Dr. Reyno Rosete. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay napagdesisyon na ng mga doktor na ituloy ang operasyon dahil mas magkakaroon ng chance si Rosario na mabuhay at labanan ang impeksyon kapag natanggal ang bagay na bumabara sa kanya at malinisan ang impeksyon ng tiyan nito. Operasyon, 19 ng Mayo 1987. Nakakuha na ng permiso ang operasyon na kinakailangan ni Rosario. Agad siyang in-schedule at pagdating ng 7 p.m. ay sinimula na ni Dr. Reyno Rosete ang operasyon. Humiwa siya ng 5 pulgada mula sa tiyan ni Rosario. Sa pagbukas ng kanyang tiyan ay nakita ng doktor na punong-puno na ng pus o nana ang fallopian tubes ni Rosario. Maging ang kanyang pelvic cavity at liver ay tadtad na rin ng nana. Ang kanyang gallbladder naman at mga kidney ay mayroong indikasyon ng septicemia o pagkalaso ng dugo. Ang parehong peritonitis at septicemia ay natuntun ng mga doktor na galing sa impeksyon na dulot ng naiwang bagay sa loob ni Rosario. Matagumpay itong nakuha ni Dr. Rosete. Nababalutan na ito ng laman, nana at dugo. At doon ay natukoy nila ito bilang isang parte ng isang vibrator.
Ibinigay ni Dr. Rosete sa assisting surgical nurse na si Nurse Obedina ang nakuhang bagay para sa maayos na pagtatago nito at binigyan ng instructions ang nurse na i-release lamang ito sa otorisadong tao. Matagumpay na natapos ang operasyon at buhay pa si Rosario nang iwan ni Dr. Rosete sa pangangalaga ni Dr. Leo Cruz, isang anesthesiologist. Nasinamahan pa si Rosario hanggang makabalik ito sa kanyang kwarto sa ward kung saan sinamahan niya pa ito nang may karagdagang kalahating oras bago siya umalis. Si Nurse Obedina naman ay hinugasan ang bagay na nakuha kay Rosario at inilagay ito sa isang transparent at maliit na garapon at nilagyan ng label na Rosario Baluyo. Kinabukasan pagdating ng alas 2 ng hapon ay labis na lumala ang kalagayan ni Rosario at hindi na kinaya pa ng kanyang katawan ng impeksyon. 2:15 PM ay tuluyan siyang pumanaw. Si Dr. Cruz ang nagbigay ng direksyon sa death certificate ni Rosario. Nakalagay dito ang dahilan ng kanyang pagkakamatay bilang cardiopulmonary arrest secondary to septicemia o pagkalaso ng dugo na nagmula sa isang foreign object na nakabaon sa kanyang intrauterine canal. Investigasyon. Hiningi ni Jessica Herrera kay Nurse Obedina ang piraso ng vibrator na nakuha sa loob ni Rosario at ibinigay naman ito sa kanya. Ipinakita ni Ms. Herrera sa kanyang mga kasamahan na tumulong sa gamutan at pinansyal na pangailangan ni Rosario sa ospital. Matapos ito ay ibinigay niya ang bote na naglalaman ng piraso ng vibe kay Sister Eva Palencia para sa safekeeping nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sina Sister Palencia at isa pang kasama nito ay pinuntahan nila si Gaspar Alcantara sa kanyang bahay upang tanungin kung nasaan mahahanap ang mga kamag-anak ni Rosario. Natunto nila ang lola ni Rosario na si Mrs. Maria Burgos Torla. Ipinaalam nila na si Rosario ay wala ng buhay at nakaratay sa St. Martin Funeral Parlor. Agad naman pumunta doon si Mrs. Torla kasama ang isang anak na siyang sumugot sa lahat ng gastusin sa pagpapalibing kay Rosario. Nakipag-ugnayan sa mga otoridad ang mga miyembro ng misyonaryo upang hanapin ang salarin sa pag-iwan ng piraso ng bagay kay Rosario. Agad na inatasan ni Colonel Daos, Station Commander ng Olongapo Police Department, si Police Corporal Marino Victoria na i-follow up ang kaso ni Rosario. Sa kabilang banda naman, dahil sinasabing isang Amerikano ang salarin, ay nagsagawa din ng sarili nilang investigasyon ang Subic Naval Base sa pangunguna ni Agent Conrado Salonga. Sa pakikipagtulungan nila Sister Palencia at pangalokal na kapulisan ng Olongapo ay nakakuha ng sapat na impormasyon ang mga investigador kung saan magsisimula ng kanilang pag-iimbestiga. Dahil sa isang batang kalye si Rosario, ay una nilang kinuhaan ng impormasyon ang mga batang kalye sa may Magsaysay Drive kung saan palaging nakikita si Rosario. Sa 43 batang kalye na kanilang in-interview ay nalaman nilang kasama ni Rosario Baluyot, ang isang Jessie Ramirez sa MGM Hotel nang pasukan siya ng isang Amerikano ng bagay sa kanyang baba. Natunto ng investigador si Jessie sa Barrio Barreto kung saan naninirahan ito sa bahay ng kanyang tiyahin. Nang tanungin nila si Jessie ay inamin naman itong kasama niya nga si Rosario sa MGM Hotel kung saan dinala sila dito pareho ng Amerikano. Agad na dinala si Jessie sa US Naval Base sa Olongapo City upang kuhaan ng statement. Matapos ito ay dinala siya sa isang cartographer na si Mr. Edward Lee Bongarner. Mula sa paglalarawan ni Jessie ay gumuhit ng isang artist sketch si Mr. Edward na siyang ipinaphotocopy at binigyan ng mga kopya ang mga lokal na kapulisan at mga gwardiya sa may gate ng US Naval Base. Kinuhaan din ng larawan ang lahat ng militar na Amerikanong nagtatrabaho sa loob ng Naval Base na may pagkakahawig sa sketch at ipinakita ito kay Jessie. Ngunit ni isa ay wala siyang pinili sa mga ito. Bukod sa physical na impormasyon ay nasabi din ni Jessie na may pagkabakla kung kumilos ang Amerikano. Kaya naman naisip ng mga investigador na baka ang sinasabi ni Jessie na Amerikano ay isang European o kaya naman Australian. 23 ng Setyembre 1987. Isang grupo ang binuo na kinabibilangan nila Agent Salonga, Mr. Heinzel, Police Corporal Mariano Victoria at Police Corporal Andres Montaon. Kasama sina Jessie Ramirez at isa pang batang kasabuat na si Michael Johnson na magpapanggap bilang mga undercover na batang kalye ay tumungo sa Manila
Nagrenta sila sa matutuluyang hotel at isinagawa ang kanilang operasyon. Pagkagat ng dilim ay una nilang tinungo ang Luneta Park base sa tip na nandoon madalas tumungo ang mga dayuhang bakla. Ngunit hindi nakita dito ang suspect na kanilang hinahanap. Pagkahuli, ika-25 ng Setyembre 1987, bandang 11 PM ay pumuesto na sina Jesse at Michael Johnson sa pagitan ng A. Mabini Street at M.H. Del Pilar Street. Maya-maya lamang ay isang Amerikanong dayuhan na tila isang bakla ang tumigil sa harapan ng dalawang bata at tiningnan maigi ang mga ito na tila sinusuri. Gayun din naman si Jesse na napansing may pagkakapareho ito sa dayuhan na nakasama nila ni Rosario. Agad niya itong inireport kay Agent Salonga na siya namang sinabihan si Jesse na sundan ang dayuhan at makipag-usap dito na siyang ginawa naman ng dalawa. Matapos ito ay bumalik si Jesse kay Agent Salonga at kinumpirma na ito nga ang dayuhan na nakasama nila ni Rosario sa MGM Hotel. Ngunit napansin ni Agent Salonga na ang dayuhan ay walang balbas gaya ng inilarawan ni Jesse. Ngunit sabi naman ni Jesse na baka ito ay nag-ahit lamang ng balbas. Inatasan silang sundan ito at magbigay ng thumbs up signal kung sigurado na si Jesse na ito nga ang suspect. Pumasok ang dayuhan sa loob ng isang bar at sinundan ito nila Jesse. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang dayuhan at nagbigay na si Jesse ng kanyang thumbs up. Agad na inresto ang dayuhan. Nilagyan ng posas at binasahan ng kanyang karapatan at kung bakit siya inaaresto. Bago dalahin sa Manila Western Police District ay dinaanan muna nila ang pension house ng dayuhan sa may Ermita, Manila upang kuhain ang kanyang shoulder bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Sa police headquarters naman ay humingi sila ng pahintulot sa dayuhan upang halugugin ang kanyang personal na gamit. Ang dala niyang clutch bag at shoulder bag na dinaanan nila sa tinitirahan nito. Pumayag naman ang dayuhan at nakumpiska nila ang traveler's check na bumubuo ng $1,500, ilang dolyar at 100 pesos, tatlong inhaler at ang kanyang passport kung saan nalaman nila na ang dayuhan ay nagngangalang Heinrich Stefan Ritter, isang Austrian national at doktor. Nang kinu-question na si Ritter ng mga police headquarters, ay hindi na nagtagal pa doon si Agent Salonga dahil kinailangan nang alisin doon si Jesse at ibalik sa nirerenta nilang lugar. Dahil nanginginig na ito sa takot, matapos niyang ma-identify ang suspect. Kinabukasan, dinala si Ritter sa Olongapo City Jail para i-detain. Pinuntahan naman nila Sister Palencia, Father Collins at Agent Salonga sa bahay si Mrs. Terla sa Santa Rita upang tanungin ito kung gusto niya bang sampahan ng kaso ang taong gumawa ng sala kay Rosario. Agad naman pumayag si Mrs. Terla at dinala nila ito sa Fiscal's Office upang magsampa ng kaso. Nang maisampa ang kaso ay walang nakakaalam kung nasaan ang ama ni Rosario na si Policarpio. Nagpakita lamang ito nang nagkakaroon na ng paglilitis sa kaso sa korte, inamin naman din ito na nalaman niya lang ang pagpanaw ng kanyang anak nang mabasa niya ito sa dyaryo. Matapos sampahan ng kasong at homicide si Ritter ay pinuntahan ng kanyang abogado na si Attorney Edmundo Legaspi kasama ang isang messenger ang lola ni Rosario na si Mrs. Turla upang sabihin dito na handang makipag-areglo ang kanyang kliyente na si Ritter kapalit ng pag-urong nila ng kaso ngunit 15,000 pesos lamang ang pera na mayroon ito. Hindi tinanggap ni Mrs. Turla ang alok na pera dahil alam naman niyang may babayaran din naman na danyos ang dayuhan kung sakaling sila ang manalo. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap si Mrs. Turla ng liha mula kay Attorney Legaspi na kumuha sila ng kanilang lawyer para sa kanilang kaso. Ngunit sa panahong ito ay nagbago na ang isip ng matanda at nais na lang niyang matapos na ang kaso. Aniya ay hindi na niya kaya pang tisin ang nangyayaring sitwasyon kaya pinupunta niya ang pamangkin niyang si Conrado Marcelo sa opisina ni Attorney Legaspi upang kausapin ito. Nang abogado na sa pagbalik ni Conrado ay sinabi niya ang kanilang napag-usapan ng abogado na sa opisina siya ni Attorney Legaspi babayaran. Tinungo ni Mrs. Turla kasama ang kanyang pamangkin na si Conrado at Assistant Barangay Tanod ng Santa Rita na si Roberto Sundiam ang opisina ni Attorney Legaspi. Habang nasa opisina sila ay nakita nilang dumating si Ritter at nakipag-usap ito sa kanyang abogado sa parte ng opisina na hindi nila malirinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Matapos makipag-usap sa kanyang abogado ay umalis na ito.
Pag-aalis ni Ritter ay kinausap namang muli ni Attorney Legazpi sina Mrs. Turla at sinabing handang mabigay ng 20,000 pesos si Ritter kapalit na kanilang katahimikan at pagpirma niya sa isang dokumento na magpapalit ng araw ng kapanganakan ni Rosario upang ang edad nito mula 12 ay mapataas bilang 13 taong gulang. Ngunit 15,000 lamang ang iniwan ni Ritter. Tinanggap pa rin ito ni Mrs. Turla at sa kanyang pagkakaintindi ay may babayaran pang 5,000 sa kanya. Ang edad ni Rosario ay pinababago dahil noong panahong iyon na nangyari ang krimen ay nasa 12 taong gulang pa lamang ang age of consent sa Pilipinas. Matapos niyang pirmahan ang mga dokumento na hinihiling sa kanya ay kasama siya ng messenger ni Attorney Legazpi na nag-file nito sa fiscal's office ngunit hindi nabayaran ang natitirang balance. Inamin naman ni Attorney Legazpi sa isang hearing na hindi na niya naasikaso pa ang proseso ng kasunduan dahil na-assign na siya bilang OIC ng Olongapo City at humingi siya ng tawad kay Mrs. Turla Hatol. Kahit pa nagkabayaran na ay nagkaroon pa rin ng paglilitis sa kaso na isinampa kay Ritter. 29 ng Marso 1989, hinatulan sa Regional Trial Court si Ritter ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong with homicide at sinintensyahan ng reklusyon perpetua at magbabayad ng danyo sa pamilya ni Rosario na nagkakahalaga ng 60,000 pesos o humigit kumulang 386,000 sa pera natin ngayon at 10,000 pesos o humigit kumulang 64,000 sa pera natin ngayon para sa attorney's fee upang mabayaran ang mga ginasto sa private prosecutors at iba pang bayarin. 2 paglilitis. Taong 1991, nagsampa ng apela ang kampo ni Ritter sa Supreme Court upang baliktarin ang naging hatol ng Regional Trial Court noong 29 ng Marso 1989. Muling paglilitis. Sa muling paglilitis ng kaso ay nagpre-presenta ng kanya-kanyang mga ebidensya, witness at testimonya ang prosecution at defense. Inilaban nila ang mga sumusunod. Number 1, nagkamali ang korte na ipakita na ginawa ang pagkakasala noong 10 ng Oktubre 1986 at ang akusado ang gumawa nito. Mistaken identity. Si Ritter ay isang Austrian, taliwas sa sinasabi ng pangunahing witness na si Jesse na isang Amerikano ang kasama nila ni Rosario sa MGM Hotel noong 10 ng Oktubre 1986. Base sa testimonya ng obigayni na si Dr. Barsinal nang tanungin siya tungkol sa eksaminasyon na ginawa niya kay Rosario, aniya ay dinala sa delivery room si Rosario upang kanyang suriin doon nang nakasakay sa wheelchair at kaya nitong maglakad mula sa pinto papunta sa examining table. Nang i-examine niya si Rosario ay uncooperative ito at hinahawakan ang kanyang tiyan dahil sa sakit. Nang makita naman niya ang bagay sa loob nito ay tinanong niya kung paano napunta sa loob niya ang bagay. Sinagot umano siya ni Rosario nang ginamit ako ng negro at siya ang naglagay nito. At nang tanungin niya si Rosario kung gaano katagal ang bagay na iyon na nasa loob niya, ay sinabi umano nito na 3 buwan nang nakakaraan bago siya ma-admit sa ospital. Nakadagdag pa ang magkatiliwas na testimonya mula sa depensa at prosekusyon na si Rosario ay walang malay. Ayon sa nagdala kay Rosario sa ospital na si Gaspar Alcantara ay wala itong malay nang dalahin niya. Pero sa loob ay nakakausap siya ng maayos ni Dr. Barsinal at ng mga misyonaryo na si Fe Israel. Nakausap din ng maayos ni Angelita Anulong, isa pang para social worker si Rosario nang bumisita ito sa ospital. Nakita niya itong nakaupo sa sahig na semento at nang tanungin niya kung bakit ito nakaupo doon ay sinabi umano ni Rosario na mainit sa kama. 2, ang tunay na edad ni Rosario nang mangyari ang insidente. Base sa ipinresenta ng depensa na baptismal certificate ni Rosario ay ipinanganak ito noong 26 ng Disyembre 1973. Kasabay nito ay ipinresenta din ng depensa si Father Roque Villanueva ng St. James Parish Church na siyang nag-issue ng baptismal certificate ni Rosario. Nasa kustudiya at pangangalaga niya ang mga record ng binyag mula 1975. Pero inamin niya
na wala siyang direktang kaalaman sa mga detalye at entry sa loob ng libro dahil hindi siya ang nag-fill up ng mga ito. Sa baptismal certificate, lumalabas na ang edad ni Rosario nang mangyari ang insidente ay nasa 13 taong gulang na. Ang nagdala naman kay Rosario sa ospital at pumirma bilang guardian niya na si Gaspar Alcantara ay hinimay din ang testimonya. Sa edad ni Rosario ay hindi umano magagamit ang testimonya ni Mr. Alcantara dahil may mahigit isang taon lamang niyang kilala si Rosario. Madalas niya itong makita sa bahay ng kanyang kambal na kapatid na si Melchor Alcantara na siya ring kapitbahay niya. Aniya ay madalas bumibisita si Rosario sa isang bata na nagngangalang Nora na nasa kustodiya ng kanyang kapatid. Minsan ay nakikitulog si Rosario na tinatawag nilang tomboy ng ilang araw o paminsan ay isang linggo sa bahay ng kanyang kapatid. Hindi kinikilala ang kredibilidad ng impormasyon ng edad ni Rosario mula kay Gaspar dahil hindi ito direktang nakakaalam sa pangyayari ng kapanganakan ni Rosario. Para maresolba ang issue ng kapanganakan ni Rosario ay ginamit ang statement ng lola at ama ni Rosario. Ayon kay Mrs. Sterla, naaalala niya ang kapanganakan ni Rosario dahil nang mamatay ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi nakadalaw ang kanyang anak at ina ni Rosario na si Anita dahil kapapanganak pa lamang nito. Ngunit ang nakalagay sa record na sinasabi ni Mrs. Sterla ay 22 ng Disyembre 1975, taliwasa nakalagay sa baptismal certificate na 26 ng Disyembre 1975 ang araw ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang ama naman ay sinabing sa kanyang natatandaan ay ipinanganak si Rosario ng 22 ng Disyembre 1975 pero sigurado siya na may isang taong gulang na ito nang mabinyagan. Tinanggap ng korte ang testimonya ng ama at lola ni Rosario dahil ang mga ito ay direktang kaanak ng biktima. Ngunit, kinukonsidera din nila na ang memorya ng tao ay maaaring mag-iba at sa kasong ito ay hindi sapat ang mga testimonya na magsasabing si Rosario ay mas mababa pa ang edad sa 22 gulang nang mangyari ang insidente. Ang baptismal certificate naman, bagamat isang public document, ay isang patunay lamang na si Rosario ay bininyagan. Sa panahong ito ay hindi pa gaano kahigpitan ang pagfa-file ng birth certificate sa mga sanggol na ipinapanganak lalo na sa mga nanganak sa bahay at sa mga liblib na lugar. Kadalasan ay inaabot pa sila ng panahon na kinakailangan na talaga nila ng birth certificate bago pa sila kumuha o mag-file ng late registration. Walang nangyaring krimen at pagpatay. Walang patunay na si Rosario ay pinilit ng dayuhan ng gabing mangyari ang insidente. Base sa ebidensya, ay kusang loob na isinumite ni Rosario ang kanyang sarili noong araw na iyon at tumanggap ng bayad na 300 pesos kinabukasan. Ang iba pang mga nakitang dahilan ng korte para mapawalang sala si Ritter ay ang pangunahing witness na si Jesse Ramirez ay hindi aktwal na nakita na ipinasok ni Ritter kay Rosario ang nasabing bagay dahil siya ay nakatulog na. Naaalala lamang niya ito dahil sinabi umano sa kanya ni Rosario na may iniwang bagay si Ritter sa kanya. Dagdag pa na paiba-iba ito ng testimonya. Sa kanyang paglalarawan sa bagay ay sinabi niyang kulay asul ito, ngunit sa sumunod na paglilitis, nang ipakita sa kanya ang larawan na nakuha kay Rosario ay kulay abo ito. Itinama niya ang sarili at sinabing medyo kulay abo na may kulay na parang blue. Maaaring isa lamang Vicks inhaler ang nakita ni Jesse. Hindi din itinanggi ng dayuhan na mayroon siyang pag-aari na Vicks inhaler noong panahong iyon. Masyado din umunong matagal ang pagitan ng pagpapakita ni Rosario ng sintomas ng impeksyon mula sa araw ng insidente at sa pagkakasawi nito. Ayon sa witness ng defense na si Dr. Pedro Solis, isang graduate ng Doctor of Medicine, Bachelor of Law, may postgraduate diploma ng criminology, dating medical legal officer at deputy director ng NBI. Nang tanungin si Dr. Solis ay sinabi niyang sa kanyang experience sa NBI ay sa loob lamang ng 2 linggo ay makararamdam na ng sintomas ang pasyente matapos lagyan ng isang bagay, aniya. Insertion of any foreign body in the V canal usually developed within a period of 2 weeks. Ika-5 ng Marso 1991, si Ritter ay napawalang sala on grounds of reasonable doubt.
Inutusan si Ritter na magbayad ng 30,000 pesos o 172,000 pesos sa pera natin ngayon sa pamilya ni Rosario para sa moral at exemplary damages. Agad din ipinag-utos ng korte sa Commissioner of Immigration and Deportation na asikasuhin ang pagpapadeport kay Ritter pabalik ng Austria. Hindi na rin siya kailanman papayagan makabalik sa Pilipinas. Taong 1992, ang kaso at kamatayan ni Rosario Baluyot ay nagbigay daan sa pagpasa ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na inaprubahan noong Hunyo 1994. Taong 1997 naman ay inamyendahan ang Anti-Law o Republic Act 8353 bilang isang krimen laban sa tao sa halip na isang krimen laban sa kalinisang puri. 1997 din ipinublish ng isang Swedish journalist na si Madge Go Axelson ang librong pinamagatang Rosario is Dead. Nakadokumento dito ang buhay ni Rosario at ng iba pang mga batang lansangan sa Olongapo na naging biktima ng ganoong klase ng turismo. Mabibili ang libro sa halagang 30 pesos o 87 pesos sa pera natin ngayon. Nito lamang ika-4 ng Marso 2022 at pinirmahan na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 116481 na nagtataas ng minimum age of consent mula 12 bilang 16 na taong gulang. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Rosario Baluyot? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.